Wait lang, admit ko lang itong isang kakapasok pa lang. Okay, so the 8 principles of workout exercise. And maybe you are wondering na ang tagal-tagal ko nang nag-exercise, di ba? So parang almost bago pa lang kami magkaroon ng PE class, batak na ako sa pag-exercise eh. Natambay ako sa gym bago yung quarantine. Lagi akong nag-jogging, pero bakit parang wala namang nangyayari sa katawan ko, okay? Hindi naman nagiging slim yung katawan ko. Hindi ako nakakapag-gain ng weight. Kasi sometimes ang exercise, ang goal ng iba kung bakit nag-exercise to gain weight. Okay? Remember that exercising is not just losing weight. Okay? Exercising is also gaining weight. Di ba? Depende lang yon sa kung paano mo siya gagawin or kung paano yung magiging diet program mo. Okay? Kung naglulus ka ng weight, exercise, tsaka yung diet mo, kailangan magmamatch siya. For example, mag-less intake ka ng food then higher on exercise so that na ini-intake mo ng food is mababurn siya. If you want to gain weight naman, kailangan nag-exercise ka pa rin. Okay? Para bumilis yung inyong metabolism. The same thing, mas nag-i-intake ka ng mas maraming food ngayon. Okay? So, ayun yung logic ng gaining tsaka losing ng weight and exercise. Now, let's address the question, bakit kaya ang tagal-tagal ko nang nag-exercise, hindi ko pa rin makuha yung six-pack abs, okay? Bakit kaya hindi pa rin lumalaki yung biceps ko? Bakit kaya hindi pa rin ako nagiging Coca-Cola body? What's the problem? Okay? And I think maybe the problem is you're just doing the exercise without knowing the principles behind the exercise. Okay? Tipong mayroon ka lang gustong gawing exercise kasi nakita mo lang siya sa somewhere or ginagawa siya ng isang sikat na artista tapos ginawa mo lang siya ng once lang in a month, then you are expecting a result kaagad. Okay? So, it's not exercise, is hindi siya nag-work like that. Okay? Getting fit, getting that physical fit body is hindi siya nag-work overnight. Okay? Ito, hindi siya nag-work na moment na inisip mo lang na mag-exercise ka. Nag-work siya if you apply these principles. Okay, if you apply these principles. So what are those principles? Okay? So meron tayong 8 principles. Okay? So remember these 8 principles: individuality, specificity, progression, overload, adaptation, recovery, reversibility, and maintenance. Those are the 8 principles ng pag-exercise. And if you are going to consider this sa inyong workout program, 100% sure, okay, 100% sure na magkakaroon ng dulot ng inyong paghihirap sa pag-exercise. Okay? Now, ano-ano ba tong mga principles na to? Let's discuss them one by one. So first is the individuality. Okay? Ano ba yung individuality? So no two people are truly alike. Each individual has a certain unique set of physical characteristics. Some training or exercise programs are tailored for certain individuals. Some of the factors need to be considered are genetic ability, predominance of muscle fibers, other factors in your life, chronological, athletic age, and mental state. Okay, so based on this individuality principle, for example, ang workout ni Hazel last is different kapag depende sa condition ni Krisha May. Okay, magkaiba yon. For example, one of them is merong chronic disease. Okay, so kailangan ma-modify yung kanyang workout. Hindi pwedeng kapareha sa pakapareha sa gagawin ni Hazel Lass. Okay, for example naman, si si Tikman, okay, si Anton Tikman, ang gusto niya, okay, binanggit ko kanina, ang gusto niya is mag-gain ng weight. Then, si Rose Gael, ang gusto naman niya, mag-gain ng weight. Okay, so magkaiba sila ng magiging program. Okay? So, yan ang sinasabi ng individuality. Right? And for example, pagdating naman, isang maganda example dyan, pagdating sa push-ups. Okay? So, meron tayong modified push-ups para sa mga hindi kaya magawa yung push-up ng standard at saka meron tayong standard push-up. Kasi kinoconsider natin doon yung individuality. Okay, na hindi lahat is kayang gawin yung particular workout na yon.
Now, that's the individuality principle. Next is meron tayong specificity. Okay, ano yung specificity, sir? So, each form of activity and exercise would produce different results. So, this means that if one has a specific gain in mind, one must aptly plan and execute activities that would target those goals. Okay? So, for example, ang ibig sabihin lang nito is each workout or each training program is merong kanya-kanyang specific na workout. Okay? Hindi kung gusto mong ma-develop yung inyong cardio, syempre, hindi ka lang magpipinush up dyan. Okay? Gagawa ka ng cardio, gagawa ka ng training na makakapag-workout ng cardio mo. Tulad ng ano, cycling, running, okay? Jogging. Kasi specific yung target mo. And ang sinasabi lang dito na kada workout is meron siyang kanya-kanyang pattern. Diba? I know naman na na-explain sa inyo before yung different types of exercise. Diba? Meron tayong muscular endurance and strength. Meron tayong flexibility. Meron tayong cardiovascular endurance. Okay? So, meron tayong apat na klase ng exercises. Then, every exercise is merong specific na target. Okay? So, kapag nagpa-plot ka ng workout program, kailangan naka-specify din doon kung ano yung gusto mo maging target, kung anong gusto mo ma-develop. Diba sa FITT nyo, ang first na kailangan nyo malaman is kung anong target ang gusto mong i-goal. Then, saka mo ilalagay yung frequency nyo. Okay? Doon kung kailan. So, that's the specificity. Okay? Kung gusto mo ma-develop yung pagiging flexible mo, syempre hindi lang puro takbo ang gagawin mo. Kailangan you need to do flexibility workout. Okay? That's the meaning ng specificity. Okay? Next is progression. So, progression, it means that during the active exercise, so the body adapts to the initially overload. So, the overload must be adjusted and increased gradually. Okay, now, padalasan dito tayo nagkakamali kung bakit walang na-develop sa atin, yung progression part. And kadalasan, dito rin tayo, dito rin na-injure yung iba sa progression part. Kasi for example, it is your first time sa gym. Okay, for example, nag-decide ka mag-gym. Tapos it is your first time sa gym. For example, you are a male. Okay, tapos pagdating mo sa gym, nakita mo yung mga tao na ang bibigat ng mga binubuhat nila, 80 pounds, something like that. Then ikaw, syempre, gusto mo magpabibo. Okay? So, you disregard this part ng progression. Ang ginawa mo, nagbuhat ka kagad ng 100 pounds. Alright? So, anong possible na mangyari? Una, madidislocate yung buto mo, masisira yung posture mo, which is, hindi na siya proper sa workout program. Dapat ang workout program will correct your posture and will correct your and will strengthen your bone. Okay? Pag sinasabi natin yung progression, the only logic sa progression is that gradual yung pag-increase. Okay? And at the first time, ang kailangan mo munang malaman is hanggang saan yung limit mo. Okay? For example, pagdating sa push-ups, your only limit for the first time na ginawa mo yung push-up is 5 counts. Okay? Then do 5 counts. Okay? Pero the second time na gagawin mo yung push-up, kailangan mayroong progress. At least 1 count. Okay? Kasi kapag nag-stay ka pa rin ng 5, matitenga ka na lang ng 5. Ng 5 hanggang sa walang progress na mangyayari. Okay? So kailangan, pag sinabing progression, you are pushing. Pushing dun sa limit na ginawa mo before. Hindi naman yung jump na from 0 to 100 pounds kaagad. No, hindi ganun yun. Okay? It's a ladder. Okay? Progress siya step by step. Dagdag lang ng dagdag. For example, another example is you are running 25 kilometer. Okay? Sa unang takbo mo, 25 kilometer. Your next run, pwede pa rin 25. Pero pag nag-third run ka na, it's either lalayo. Ano yung distance? Or mas kailangan mas mabit mo yung time mo na ginawa mo sa 25 kilometer. For example, tinak mo 25 kilometer ng 30 minutes. So, kailangan sa second or third run mo, okay, sa as progression, kailangan magagawa mo siya ng 25 minutes na lang kung time beat ka or gagawin mo na yung 30 kilometer na. Okay, so ganun ang ibig sabihin ng progression. At kapag ginawa mo, in-apply mo yung progression, panigurado na there's really a visible, okay, visible development na mangyayari sa atin. Okay, next is
overload. Okay, so to increase strength and endurance, you need to add new resistance or time intensity to your efforts. So the muscle must produce work level that is higher than its regular workload. So these principles works is concert with progression. So this is this principles is somehow relevant sa progression work. However, this overload, ang sinasab ang focus nito is more on muscular strength and endurance. Okay? Like for example, during your first time in gym, ang buhat mo lang is 25 pounds. Okay? Or 25 kilograms. Kung ano man yung kaya nyo. Now, your second lift, second visit mo sa gym, for example, ikaw ay chest day. Chest day ulit yung punta mo doon. Okay? Kapag nagbuhat ka ulit, same thing, 25 pounds. Now, kung mag-overload ka, it's either you increase the load na bubuhatin mo or you increase the repetitions na gagawin mo. Okay? Like for example, in our workout routine, di ba, ang binibigay ko sa inyo is at least perform the workout at least 2 sets. So the moment na you perform again that specific workout, that same workout, kailangan magawa mo na siya ng at least 3 sets. Okay? That's the overload. Okay? For example, ang nagawa mo for 30 seconds na push-up is 5 push-up lang. So, kailangan next time, pag ginawa mo yung 30 seconds na push-up, makakagawa ka na ng 8 push-ups. Okay? You are pushing. You are pushing the capability ng muscles mo. Okay? So, that's the overload. Okay? So, that's the fourth principles. The next principle is the adaptation. So, what's adaptation? So, over time, the body becomes accustomed to exercising or at a given level. Okay, for example, kanina, nagpa-plank ka ng 1 minute. Okay, for example, another, plank ng 30 seconds pala yung usually sa inyo, no? 30 seconds na plank. Then, sa una, mahirap yung 30 seconds na plank. Tapos, masasakit yung chan mo, sasakit yung muscle, yung rectus abdominis mo. Tapos, parang hindi ka muna makatayo. But, kapag ginawa mo yun ulit, unti-unti nag-a-adapt yung muscle mo dun. Okay? Tapos yung 30 seconds na plank mo, parang easy na lang sa'yo. Okay? So, kapag nag-adapt na, kapag na-feel mo nag-adapt na, dun yung moment na i-apply mo yung progression tsaka yung overload. Okay? So, you also need to make watch of the adaptation process mo. Okay? Kapag hindi ka nag-a-adapt, ibig sabihin, baka hindi mo ginagawa ng maayos yung program mo or yung workout mo. Okay? So, baka dinadaya mo. Baka parang may pasa kay sir na workout. Kasi ang hinihingi lang naman yung workout, 2 minutes lang naman eh. Okay? So, tayo yung may problema noon. Walang mangyayari talaga sa katawan natin. Okay? So, this adaptation results in improved efficiency, less effort, and less muscle breakdowns at that level. Okay, for example, for your first time sa gym, 'di ba? I know na yung mga nakapag-try mag-gym here, especially sa men, the moment yung first time niyo sa gym, kinabukasan, halos sobrang sakit ang buong katawan niyo, tama? At ang iba sa inyo, 'di pa nga halos makapagbukas ng shower or makapag-angat ng tabo or makaligo man lang, masabon yung ulo kasi sobrang sakit ang katawan niyo, hindi niyo mataas yung kamay niyo. Okay? Kasi ang nangyari doon, nabibreak yung ating muscles. Okay? So, kung nabibreak yung ating muscles, tapos, napupunit, kasi sa punit siya, nag-expand siya. Okay? Ngayon, ang kailangan mong gawin dyan is mag-take ka ng protein-rich na pagkain para ma-repair ulit yung muscle na yon, yung muscle fiber, at saka mag-grow yung muscle part na yon. Okay? Ganun yon. So, ayan. So maybe nung ginawa niyo yung abs workout, if that's your first time to do the abs workout, and kapag ginawa niyo siya ng more than 3 sets, baka sumakit yung chan niyo noon, okay? Sumakit yung abs muscles niyo. Baka ganyan nangyari sa inyo nung ginawa niyo yung abs workout natin. Next principle is the recovery principle. Okay? So ano yung recovery principle?
So the body cannot repair itself without rest and time to recover. So both short periods like hours between multiple sessions in a day and longer periods like days or weeks to recover from a long session are necessary to ensure your body does not suffer from exhaustion or overuse or injuries. Okay, so recovery is part ng training program. So having rest is also part ng training program. Hindi lang yung lagi kang, hindi lang yung nag-exercise ka. Okay, so resting is also part ng training program natin. So advisable that if you want an effective workout, magkaroon ka siguro ng thrice a week na workout exercise, okay na yun. Then yung alternate nun, the rest nun is rest siya. Okay? Kasi during rest, especially kapag nag-i-sleep tayo, nag-regenerate yung mga muscle cells natin, na especially yung mga nabibreak na muscle fiber. Okay? Doon yung nag-regenerate kapag tayo ay nag-rest. Ngayon, kapag in-overuse mo yung specific muscle na yon, then magkakaroon tayo ng problema dyan kasi it will cause injuries. Okay? Pwede siya mag-cause ng injury. Okay. Next workout program, next workout principle is the reversibility. Okay? And I think these two, yung reversibility at maintenance, these are among the principles na nakakalimutan natin. Kaya walang nangyayari sa ating katawan kahit nag-exercise tayo paminsan-minsan. Kasi paminsan-minsan lang tayo mag-exercise. Okay? Reversibility, ibig sabihin yan, lahat ng gain na nakuha mo na nag-exercise ka, di ba? Nagkaroon ka na ng balingkinitang katawan, na-develop mo na yung butt, yung abs, yung biceps mo nung nag-exercise ka, eh hindi ka ulit nag-exercise dahil tinamad ka bumangon. Okay? Di ka ulit nag-exercise kasi wala naman ng PE, di naman na kailangan ng grade, di naman nag-gradean. So, lahat ng na-gain mo during that exercise, okay, is mawawala yon. Babalik ka ng doble pa sa iyong dating katawan. Okay, like for example, you are overweight lang nung nag-exercise ka, tapos during your exercise, active ka, ang gaganda ng mga pinapasa mong mga workout videos mo, tapos nag-lose ka, naging normal yung weight mo, eh wala ng PE class. Tinamad ka na rin mag-exercise. Okay? Lahat ng na-gain mo, mare-reverse yun, and then, babalik ka sa dati. At ang worst pa dun, okay, ang worst pa dun is pwede pa siyang madoble. Like for example, overweight ka lang, baka maging obese ka pa. Okay, that's the reversibility. Now, maintenance. So, to combat the reversibility, kailangan na maintain mo yung iyong exercise. Okay? So, ayun lang yun. So, kahit, I'm hoping na kahit sana hindi na tayo, o kahit wala na kayong PE class, or kahit during summer, or anything na wala kayong, wala tayong PE session, or kung wala kayong workout session from our class, is nag-exercise pa rin kayo. Okay? So my desire is that you always be active. You always move. You always do exercise kahit hindi siya required. So ayun yung aking desire sa inyo. Kasi exercise is hindi lang siya dapat for compliance. Okay? Hindi lang siya for compliance subject. Exercise should be a lifestyle. Okay? Should be a lifestyle. Kasi exercise is not just having a physically fit body. Okay? It's also for survival, for all function. For example, magkaroon bigla ng sunog, ano unang mong gagawin? Di ba? Magbubuhat ng gamit, tatakbo. Kung hindi ka nag-exercise, paano ka makatakbo ng mabilis? Paano mabubuhat yung TV nyo? Paano mabubuhat yung gamit nyo? Okay? So, exercise is for all body functions. And I encourage every one of you na kahit hindi tayo nag-meet, kahit hindi tayo wala akong workout program na nalalagay is you do your exercise on your own. Okay? Because again, exercise is hindi lang dapat siya for compliance lang academically. It should be a lifestyle. Okay? So those are the 8 principles ng exercise. Once again, the individuality, specificity, progression, overload, adaptation, and maintenance. Okay, so
I hope na meron kayong natutunan for that.